Sir Conrado. Hello, Idol. Magandang hapon po, Sir Conrado. Saan po kayo ngayon, sir? Nandito po ako sa Muñoz Nueva Ecija po. Sa Nueva Ecija. Dati po kayong OFW? Opo. OFW po ako sa Japan. Sa Japan, okay. Sir, paano kayo naloko nitong si Jenny Montajes? Kwan po sa sir. Nung nasa Japan po ako, maayos naman po yung relasyon namin. Tapos yung nga po, nakuha ko pa nga po mag-propose sa kanya eh. Nung umuwi po ako last year sa kanya. Nakilala niyo po siya through social media? Sa social media niyo po siya nakilala, tama? Opo, sa social media po. Okay, so matapos, gaano katagal sir bago kayo umuwi ng Pilipinas para mag-propose? Simula nung makilala mo siya, una makilala sa social media. Kwan lang po, Idol. 4 months lang po. 4 months. So after 4 months, bumalik kayo rito at nakita po niya. Niyo siya. Nag-eyeball ang tawag niya, no? So ano pong nangyari dun sa eyeball po ninyo? Kwan po, na-meet niya po yung buong pamilya ko po. Kasi kasama po siyang sumundo sa akin sa airport. Oh, okay. Sinundo kayo sa airport at doon pinakilala sa iyo buong pamilya niya. Ano nangyari po sumunod? Po. Naglibot pa po kami. Nagpunta po kami sa Enchanted Kingdom. Ah, namasyal pa kayo. Okay. Pagkatapos, yung pagkagalip po ng airport, dumiretso na kay Enchanted Kingdom. Opo, sir. Okay. Okay. Ano po nangyari pagkatapos po ng Enchanted Kingdom? Tapos yun po, nung kinagabihan po, kami dalawa na lang po magkasama. Tapos nung kinabukasan po, kinuha po namin yung napili niya pong sing-sing. Tapos nag-propose na po sa kanya. Pero siya rin po kasi namili nung engagement ring. Engagement ring niyo, okay. Tapos binila niyo po siya ng cellphone. Opo. Ano pong klaseng cellphone? Samsung S10 po. Okay, mahal yun. Top of the line na tayo, ano? Hindi ako nagkakamali. O tapos po sir, anong nangyari pa? Sumunod niyan. Tapos sir, nung nasa Japan po ako, sabi niya, pagdating mo, sabi niya po, pahiram ako ng 20,000 kasi babayaran namin yung lupa ng bahay namin para malagyan ng titulo, sabi niya po. Tapos, okay. Di nung dumating po ako, binigay ko po yung 20,000 sa kanya. And then tapos nung sabi niya po sa akin, mag-business daw po kami ng Unified. Sosyo daw po kami. Sige po, sabi ko. Nagbigay po ako sa kanya ng 10,000. Ang nangyari po sa Unified namin, yung pera ko po, nung i-check ko na po sa cellphone ko yung Unified, wala na pong pera. Magkano po yung pera magkano po yung pera na ilagay niyo sa Unified? Bali, kung po, 10,000 po. Pesos? Opo, 10,000 pesos po. So 20,000 plus 10, so bali 30,000 po lahat? Opo. Plus yung sing-sing at saka yung cellphone. So ano nangyari po sa inyong dalawa? Opo. Ganito po yung Idol. Nung nag-January na po, sabi niya po, mag-aaral na daw po siya ng Nihongo kasi natanggap daw po siyang caregiver din sa Japan. Okay. Di pumayag po sa kanya, sige mag-aaral ka ng Nihongo, sabi ko. Pero nung nag-aaral na po siya ng Nihongo, bigla na po siya nawala. Hindi ko na po siya nakausap. Ayun. Yun na po yung last nung nawala na at ngayon po, gusto niyo sanang makausap siya. Okay, at ito na nga po si Ma'am Opo. Jenny Montajes. Ma'am Jenny? Miss Jenny Montajes? Nandiyan na ba, Odette? Ma'am Jenny? Ma'am Jenny? Hello po. Okay, Ma'am Jenny, anong nangyari po sa inyo? Hinahanap po kayo ni Sir Conrado? Yes, nga po, sir. Oh. Yun po, hindi na po kasi ako nakapag-continue ng bayad sa kanya ng hulog po. Tapos yung last kasi ng hulog po sa kanya, August pa po. Sabi ko sa kanya naman, pag nagkaroon ako ng sahod, ibibigay ko naman po sa kanya. As of now po kasi, wala naman po akong permanenteng sahod. Kasi simula nga po nang nag-lockdown, wala naman po akong trabaho. Anong ibig sabihin ng hulog? So, meron pala kayong pag-uusap na hulog-hulugan yes, mo yung mga nakuha na mo po sa kanya? Yes po. Magkano na? Yes. So, in-admit mo po na 30,000 po yung nakuha nyo sa kanya? Yes po. Pero po, na lang po, 16 na lang po. 15 na lang ang kulang? Yes po, yung balance ko po. Ibibigay ko po sa kanya bukas, Idol. Huwag na lang pong i-air itong kasi po nakaya sa mga anak ko po. Okay. Ibibigay nyo po yung 15,000 plus yung cellphone po, pati yung sing-sing.
paano po kasi yung cellphone po kasi, idol, regalo niyo po kasi yun sa akin. Tapos yung singsing po, sige po, pwede ko po ibalik sa kanya yung singsing. Opo, kasi ma'am, binigay niyo yung singsing sa inyo dahil akala niya kayo po'y maging tunay sa kanya. Engagement niyo yes po yun. Yes po, para... naging totoo naman po ako sa kanya, idol eh. Anong nangyari po ma'am? Bakit? Eh, yung nakilala ko po yung tunay na ugali niya, idol. Ano po ako, naglaylo na po ako, idol. Ano po yung tunay niya ugali, ma'am? Hindi po siya kasi ganun ka, ano po, kahit sa family niya po, hindi po siya ganun ka, ano, basta po, hindi po siya mabait. Ano ibig sabihin po na hindi mabait? Define hindi mabait, kasi maraming ibig sabihin ng hindi mabait. Medyo ano po siya, bastos po siya, medyo arrogant po siya, tsaka pinupush niya po yung talaga yung gusto niya po. Matapang po kasi siya eh. Okay, medyo bastos. Paano po siya naging medyo bastos, madam? Ma'am, para marinig naman niya, para maintindihan niya. Paano niya malalaman yung masama niya ugali kung hindi po natin didiretsuhin siya, sabihin sa kanya? Yun po, hindi po siya naging mabuti sa ano. Parang nakikita ko po kasi yung dumalo po kami sa kanila, hindi po siya naging mabuti sa nanay niya, ganyan. So ayoko po yung ganong klase. Hindi lang po yung masyado po siyang siloso. Sige, anong ginawa niya po sa nanay niya na hindi niyo po nagustuhan? Sinisigaw-sigawan niya po, ganun. Sinisigaw-sigaw niya nanay niya. Okay. Sinigawan ko? Conrado, sir. Guay po, kausapin niyo po siya. Hello. Idol, nung inuwi ko po sa dito sa Nevada. Sir, kausapin niyo po siya, sir. Sir, nakikinig po siya, sir. Kausapin niyo siya. Oh. Jenny, sinisigawan ko si mama nung inuwi ko kayo ni Iya dito sa bahay. Di ba nga, lahat ng kabagaan ako, pinakilala kita sa kanila. Sabi ko, mapapangasawa kita, di ba? O, paano sinisigawan ko si mama nun? Kung ano yung ugali mo. Wow. Tapos bakit ako pa babalik pa rin ngayon kay Idol. Bibigay ko naman tayo yung Ibigay mo lahat yung piniloko mo sa akin. Kasi kapag naniniwala ako sa'yo, ako pa yung nagmamakaawa sa iyo eh. Pakita mo yung mga message natin kay Idol kung ako ba yung matapang. Mukhang, kasi lagi mo kuminumura eh. Mukhang kaya, ako pa'y aping-aping. Kaya kita inano. Malamang. Itong huli, yung mga huling message ko sa'yo, hindi mo binabasa, di ba? Naka-spam message ako sa'yo. Halos murahin na nga kita doon. Aminado ako doon. Minumura na kita doon kasi visit na ako. Kasi halos isang taon na ito hindi makausap, Jenny. Nakuha mo yung gusto mo. Nakuha mo yung pera. Nakuha mo yung cellphone. O nawala ka bigla. Ano naman mararamdaman matagal, ko, di ba? Alam nga naman magsaya pa ako. Ako na nga yung niloko mo. Di ba sabi mo meron ka ng kinakasama at buntis yung kinakasama mo? Bakit ka nagaganyan ngayon? Wala akong pakialam doon. Ang hinahabol ko yung pera ko at saka yung binigay ko sa'yo. Kaya nga sabi hindi ko sa'yo ibibigay ko, naman, diba? Ibibigay ko hindi ko naman kinukuha yung mga gamit na binigay ko sa anak mo. Ang dami kong ibinigay sa anak mo. Alam mo yan. Bakit mo pera at saka yung mga gamit nila. Ibinigay ko sa kanilang lahat. Hindi ka nagdalawang salita sa akin. O tapos nung one time, nag-away tayong dalawa, bigla mo parang gumawa ka na lang ng way na hindi mo ako nakausapin. Tapos sasabihin mo, nag-ECQ. Hindi pa ECQ nun, January pa lang nun yung Jenny. Diba hindi, sabi hindi na tayo sa'yo, okay nun, ano ka ba? Tayo? Sabi ko naman sa'yo, babayaran ko sa'yo. Bibigay ko sa'yo bukas yung 16,000 na balance ko. Ibibigay ko sa'yo, huwag mo nang gawin to. Okay. Sir, totoo ba sir, sandali ako na makasigit. Sir, totoo ba mga naghulog-hulugan na siya sa inyo? Sir? 15,000 lang po yung balas niya doon sa 30,000. Totoo ba? Hindi po. Pero meron siyang ginawang paghulog-hulog sa inyo? Noong August daw po na stop? Meron po. Okay. Magkano na po nahulog niya? Bali, 9,000 lang po yung ibinigay niya sa akin lahat. Nasa akin po yung resibo ng Cebuano Lulier. Okay. Sir, happy, may resibo rin po ako. Madami po. Okay. Kahit i-total nyo po isa sa 30,000, 16 na lang po yung balance ko po. 15 na lang po sa 30,000? Hindi 15. Okay. 16 po. 16. Okay. Sir, ito po yung palagi kong payo sa lahat ng mga OFW. Mahal na mahal ko po kayo lahat ng mga OFW. Alam ko po kung gaano kahirap kumita ng pera sa ibang bansa. Alam ko po yan. Okay. Alam natin lahat yan. Sana sir, hindi nyo basta-basta binibitiwan yung mga pera yung pinaghirapan nyo ng gusto. Diba sir, lalo pat hindi pa naman kayo sigurado na ikakasal na kayo rito, then sana hindi kayo naglalarga. Kahit na sabi niya, bigyan mo ako para sa bahay natin, pigirin natin,
babayaran ko yung utang para maging malinis na ako kapag tayo kinasal na, etc., etc. Huwag ko kayo agad magpaniwala. Pwede naman kayo magsabi, no. Pag nag-no kayo tapos nakipag-break sa inyo, then ibig sabihin pera lang habol noon. Di ba? Pwede naman kayo tumanggi in a nice way. Pasensya na. Yung, magpalusot na lang kayo yung pera ko nakatali ngayon. Na is time deposit ko na, na ibigay ko na sa kamag-anak ko, naka-time deposit, wala ako mabibitiw ang pera. Oh, ngayon pagmasdan nyo, opo. Kapag halimbawa nagbago ng ugali dahil sinabi nyo wala kang pera, din ibig sabihin pera lang habol niyan, then mabuti. Mabuti at agad-agad. Ganun nga po yung nangyari, sir. Kaya nga po, wag yung, eh ikaw sir, pagdating mo, magdala ka ng 20,000, nagdala ka ng 20,000, bigay mo agad. Bigay ka agad ng sing-sing, cellphone, wow, galante, si kuya. Ah, di ba sir? Yun yun eh. Opo. So next time po, ingat din po kayo. At ito, sabi ng mga netizen, eh, wag pong magpakatanga. Sabi nila. Okay. Tapos sabi po nitong isa, nagmahal, nasaktan, na-scam, nagpatulpo, sabi ni Bimel. Kuya, sa akin ka na lang. Di ako manluloko sa'yo. Nicole Mingoto. Ayan. Si Nicole, sir, oh. Eh, hindi ko lang alam. Baka mamaya, scam. Sa akin ka na lang daw. Oh. Magbayad na lang para tapos na, sabi ni Renato Haro. Anyway, sir, ang importante, willing naman ito magbayad. Bukas na papadala ng 15,000. Tama? Apo. Gusto ko po sanang kunin yung ano ko po, yung cellphone po. Ala, paano naman yung nangyari sa atin? Grabe ka naman, libre. Okay. Sir, ang tanong. May bayad ba yun? Ang tanong, sir, nakapasok na ba si Anaconda sa kuweba? Opo, kasi naging engaged na po kami. Ilang beses ba pumasok si Anaconda? Dalawa lang po. Oh. Yun naman pala sir eh. Huwag mo nang bawiin yung cellphone. Hindi po, babawiin ko po yung pinangutang ko pa nga po yun para mabili ko yung sir, cellphone na yun eh. Sir, narinig mo naman na galing sa kanya to. Alangan ba naman libre lang yun? Di ba sir? Alangan ba lang libre yun? Hello, pero kung walang nangyari sa inyo, sir, pwede mo siguro bawiin cellphone lahat-lahat. Eh, wala nangyari. Di ba? Pero may nangyari pala ang sa inyo. Ang dami ko pa nga pong naibigay sa anak niya. Eh. Yun na lang yung hindi ko babawiin talaga kasi marami naman po akong binigay dun sa tatlo niyang anak. Eh. Sir, total may nangyari naman sa inyo. So, wag mo nang bawiin yung mga nabigay mo. Yung sa pera na lang. Yung mga gamit, wag na. Okay, sir? Sige okay po. Na. So, Ma'am Jenny... Hindi po, idol, 15,000 yun. Sir, mag-usap na lang po kayo. Total, eh, ito naman pala, nagbibayad at yes bukas po. Na papadala meron niya. Po akong mga resibo, idol. Meron po. Lahat po, meron po. Kompleto po. Po. Madam Jenny, sige po, basta't yung 15,000, sabi niyo, bukas niyo ibibigay. Ano po, madam? Opo, bukas po, ibibigay ko po agad. Or kahit mamaya po, ibibigay ko po. Oh, yun naman pala, kahit mamaya. Okay. Sir Conrado, mamaya daw po, ibibigay ni Madam Jenny yung 15,000, sige okay? Po. Madam Jerry, maraming salamat, salamat po at huwag niyo ba ang telepono. Pag-usapin kayong dalawa. Po. Salamat po, Sir yes, Conrado. Po. Ingat po. God bless. Okay. Sige po. Okay. Yan yung parang silang plaka na kami rito sa ka-advice po sa inyo mga OFW. Huwag basta-basta. Painan nyo. Painan nyo. Yung wala akong pera eh. Pero kung nagpupumilit pa rin, wala pa rin pera. Now, nagbagong isip, namin nagbago ng ugali niya dahil wala siya nakuha sa'yo, sinyalis yun. About face ka na agad. Ano pang hinihintay mo? Para maloko ka pa? Dagdag?